Hello, welcome mga ka-CRS Facebook Entrepreneur. Nandito na naman po tayo. At ang pag-uusapan natin ngayon is yung pag-intindi, pag-unawa, pag-alam, pag-aaral sa mismong gagawin natin or ginagawa na natin. Diba? Kung gagawin pa lang, for sure, ikaw ay first time mong gagamitin ang iyong Facebook para kumita. Kung ikaw naman ay gumagamit na, ibig sabihin matagal ka ng estudyante ko or estudyante ng mga ibang online coach na nagtuturo paano gamitin ang Facebook ng tama para kumita. By the way, kung bago ka pa lang, this is Rian Saldana. They call me Coach Rian dahil ako po ay isang ordinaryong tao lang naman din na katulad nyo na nag-guide sa mga taong gustong kumita gamit ang Facebook. Kung first time ka, let me know, comment mo dyan. Ako po, first time. Ngayon pa lang ako magsusubscribe. Diba? Click mo yung subscribe button dyan para lahat po ng mga trainings ko is updated ka. At i-click mo na rin yung ring bell button. Diba? Para every time na may content tayong ganito, mapanood mo agad at ma-apply mo agad. At syempre, kung ikaw existing, pwede mo ba i-comment dyan kung saan ka nanonood. Diba? Ang dami nating mga platform na ginagamit kasi gusto ko makalat talaga, 'di ba? Gusto ko mapabilis talaga yung mga gantong content dahil ang sarap tumulong, 'di ba? Sarap sa feeling na makatulong ka sa kapwa mo OFW na kumita rin, 'di ba? Katulad natin. Kaya ang gawin mo diyan, comment mo diyan, coach, ako nanonood ako sa YouTube, coach, ako nanonood ako sa Facebook page mo, nanonood po ako sa Facebook entrepreneur natin na community. Sige, comment mo diyan para malaman ko. At gusto ko, lagi ko nakikita yung pangalan mo dyan. Dahil gusto ko makita yung taong mga seryoso talaga kunin yung kanilang mga goal gamit ang Facebook. Nalinaw? O, sige, eto na. Dahil excited na ako na i-topic ito. Diba? Bigla akong naisip. Sabi ko, bago tayo magtuloy-tuloy. Importante guys, importante na itong topic na to maintindihan nyo. Dahil maliligaw eh, di ba? Dahil titigil kapag hindi mo naiintindihan ang bagay na ginagawa mo. Parang ganito sa school before tayo mag-continue. Bibigay muna mga example. Bakit may mga estudyante na at the first day na nag-enroll sila, nakikita nila agad, nag-graduate sila, nakikita agad nila na mataas yung grades nila, nakikita agad nila after nila graduate, is makakuha sila ng magandang trabaho. Okay, bakit kaya? Sige nga, pwede mo ba i-share dyan, comment mo nga dyan, yung thought mo, okay, yung idea mo, bakit? Bago ko sabihin yung akin. Sige, comment mo dyan. Ngayon, yung thought ko dito, kaya mayroong mga estudyante at the first place pa ng pagka-enroll nila, nakikita nila agad yung future, nakikita agad nila yung mangyayari sa kanila, is dahil alam nila at naiintindihan nila ano yung kurso, ano yung aaralin, ano yung mga paghihirap, ano yung mga challenges na pagdadaanan. Diba? Para maging successful sila na estudyante at maging successful soon, diba? After nilang graduate. Dahil naiintindihan. O bakit mayroong mga estudyante na parang ang bigat-bigat sa kanila na mag-aral, parang bigat-bigat sa kanila na pumasok, di ba? Dahil hindi nila na-vision, hindi nila nakikita yung sarili nila doon sa ginagawa nila. Kaya ang ginagawa ng iba, nagda-drop, di ba? Iba-iba ang reason, di ba? Pero iba, nagda-drop. Iba naman, nakikick out kasi, alam mo yun, nagbubulakbul na lang kasi ayaw nga nalang ginagawa. Pangatlo, hindi na nga pumapasok dahil napipilitan na lang. At some of the parents, buti na lang ako nagpapasalamat ako, yung parent ko is yung family ko, very supportive. Kung anong gusto ko, sinusuporta lang. At yun, very thankful ako dun. Ngayon, bakit may mga ganun? Kasi minsan napipilitan na lang kasi gusto ng iba. Diba? Gusto ng iba, dapat yung gusto mo. O ngayon, dahil nandito ka, nakasubscribe ka, diba? Kung lagi kang umaattend ng training ko at training ng ibang mga coach dyan, congratulations sa'yo. Kasi alam mo, diba? Naiintindihan mo, gusto mo,
at minamahal mo yung ginagawa mo. Di ba? So yun yung importansya. Kaya again, itong topic na to, pahalagahan nyo to dahil ito yung magpapaintindi sa'yo. Bakit mo siseryosohin? Bakit mo gagawin to? At dito mo makikita na, ah, okay. Di ba? Yun pala yun. Naiintindihan ko na. At pag naintindihan mo na, promise, makikita mo na yung sarili mo. 1 year from now, 3 years from now, 5 years from now, 10 years from now, so on and so forth. Kasi, naintindihan mo, so nakikita mo na yung vision. Nakikita mo na yung sarili mo in the future. At before ang magtuloy, ito pa. Intindihin nyo mabuti ito. Naniniwala kasi ako, kapag mataas yung belief system mo dun sa ginagawa mo, pag malaki yung tingin mo dyan, di ba? Ang tingin mo dyan magiging big time. Di ba? Kasi pag small time ang tingin mo dyan, malamang yung kita mo, small time din. Kaya dahil maintindihan mo to, magiging big time ang tingin mo dito, alam ko na mangyayari sa'yo. Magiging big time din ang result mo. O, ito na. Simulan na natin para maging big time na lahat ng mga nak-subscribe, lahat ng mga nakalike sa coaching page ko, sa Coach Rian page ko. Ito na. Simulan na natin. O, gagamit ako ngayon ng PowerPoint. Old school, di ba? Old school sa pagbablog. Pero naisip ko kasi, para sa akin, okay lang. Okay lang kahit old school to. Basta naintindihan at maiintindihan ng mga manonood sa akin. Kaya gagamit ako ngayon ng PowerPoint. Ayan, di ba? So, nandito pa rin naman ako. Andyan lang yung PowerPoint ko. Eh, syempre, dahil di mo ako makita, di ba? Di mo makita yung PowerPoint ko pala. Ako, kitang-kita mo. Ayan, laki ng mukha ko. Di ba? Yan yung disadvantage. Pag puro online lang, di ba? Lagi lang ako nandito sa upuan ko. Relax-relax lang. Online-online. Di ba? Pero, hindi importante yan. Ang importante, matuto ka. O dahil napakalaki ng mukha ko, natatakpan yung PowerPoint sa likod ko, liitan natin. Yan o. Di ba? Unti-unti. yan. O, dito na ako sa gilid. Para makita nyo na yung ating topic. Yan, yung Facebook marketing. Coach, ano ba topic natin? Eh, basahin mo dyan sa title. Di ba? Ano ba ang Facebook marketing? Yan ang topic natin ngayong araw na ito. Ulitin ko, ano ba ang Facebook marketing? Ayan po. Para malaman ko na nandito ka na kasi hindi naman ikaw yun. Marami kasi, especially ako pag nagpo-post ako ng for example, new vlog, new training vlog ko, di ba? Magko-comment sila, coach, gusto ko manood, ganyan-ganyan. Pag sinend ko naman yung link, hindi ko nakikita yung pangalan nila doon sa dito sa video. Di ba? Hindi ko nakikita yung sa comment. Kaya hindi ako magtataka bakit talaga may mga tao na gusto nila pero hindi nila nakukuha yung tagumpay, hindi nila nakukuha yung gusto nila. Kasi gusto lang. Iba yung gusto sa seryoso. Kaya yung mga tao na seryoso, mga ka-CRS Facebook entrepreneur, para malaman ko na nandito ka na sa gitnan to, mag-comment ka dyan ng Facebook marketing. Para alam ko na nandito ka na at ready ka na magsimula sa ating training ngayong araw na to. Sige, comment dyan, Facebook marketing. Aralin natin. Ano ba yung Facebook marketing, coach? Di ba? Meron pa palang definition yan. Akala ko, pag nag-Facebook, yun na yun. Akala ko, pag Facebook, post-post lang. Akala ko, pag Facebook, chat-chat lang. Di ba? So, eto na. Para malaman mo at maintindihan mo, para mag-ano ka na, kung mga parang sa eroplano, lumipad ka na, mag-momentum ka na. Ang Facebook marketing, hatiin natin. Yung isa, Facebook, isa marketing, hatiin natin. So, syempre, Facebook, actually, hindi ko na kailangan siyang explain ng mas malalim dahil ang Facebook, araw-araw natin siya ginagawa. Araw-araw na siya natin ginagamit. Di ba? O basic explanation lang. Facebook is a social media platform na create niya ni Mark Zuckerberg na ang goal niya is para ang mga user ng Facebook is makipag-socialize.
para makipag-connect sa kanilang pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay, di ba? Para mapabilis yung pag-connect, di ba? Para makipag-socialize, kaya nga social media. Ah, di ba? O, hindi ko na kailangan explain 'yan. Basta yun na yun. Di ba? Oh, eh ano ba yung Facebook marketing talaga, coach? O, dahil alam mo na yung Facebook, alamin naman natin yung marketing. Oh. Marketing, nung nag-aral po ako ng marketing, ang graduate po ako ng tourism management, may kurso din po kaming marketing sa management. Ngayon, nung nag-aaral kami niyan, tanda ko, iba pa yung definition nun. Okay? Tapos nung ginugel ko, iba yung definition. Sa actual, iba din yung definition. Ang point ko, ang salitang marketing is depende pala sa nagtuturo at tuturuan. Ulitin ko, ang marketing, yung definition niyan, is depende sa nagtuturo at tuturuan. O ito, para mas makasabay lahat, ganito po siya ini-explain ng simple, di ba? Para madali pong maintindihan. Ganito siya. Uy, nag-a-alarm. Uy, ayos yun ah. Tama. Nag-alarm yung phone ko at niremind ako. Okay, ito na. SM. Yan. SM, yan. Kilala nyo ba yung SM? Kilala nyo ba yan? Nakapunta na ba kayo sa SM? Kumain na ba kayo sa loob ng SM? Nag-shopping na ba kayo sa loob ng SM? O kaya, nakakita na ba kayo ng SM? Diba? Siyempre lahat tayo. Kaya yan yung ibibigay kong example. Kasi lahat tayo makakaintindi, lahat tayo makaka-relate. O ngayon sa SM, meron sa loob niyan dalawang departments. Ayan, so parang ito, yung nasa dulo. Yan yung, hindi ko maturo kasi mapuputol eh. Yung pinakadulo, yung nasa left or right ng aking screen. Diba? May blue na tao, tapos may tatlo sa kanan, may tatlo sa kaliwa. Diba? So para siyang nagmi-meeting. O ngayon, sa SM, actually maraming department 'yan. Okay, lahat ng corporate maraming department 'yan, ba? So dito pag-uusapan lang muna natin ngayon yung dalawa na isa dalawang importante sa isang department para kumita yung business. Number one is sales department and the number two is the marketing department, yung second one, 'di ba? Sales and marketing. O ngayon, para mas maintindihan mo yung marketing, ihahalin tulad natin siya sa sales. Yeah. Coach, ano po yung sales? Yung sales department, yan, yung mga tao na nandyan, yung mga empleyado na nandyan, tinetrain sila. Okay? Sila yung naka-front. Sila yung kumakausap. Diba? Sila yung nagbibigay ng calling card. Sila yung nagpo-post sa postering. Diba? Sila yung nagbibigay ng flyers. Sila yung nag-a-approach. Na kung saan, ma'am, sir, this katapusan, punta po kayo ng SM kasi sale. Hi sir, meron ba na bang coupon? Bibigyan kita ng coupon. Tapos balik ka dito sa department namin, dito sa specific na stall na to, para magkaroon ka ng discount. Dali mo lang itong coupon na to. Diba? Yung mga ganun, sila yung nag-create ng sales. Diba? Sila yung sinanay para mag-create ng sales. Kaya nga, sales department. Kaya nga ito, parang basic. Kaya nga may sales lady. Di ba? Hindi ko lang alam tawag ko anong tawag sa lalaki. Alam nyo ba? Sige, comment nyo nga kung alam nyo. Kasi, napaisip din ako doon ah. Pangit naman kung sasabihin, sales boy. Kasi sales lady, di ba? Salesman? Hindi. Di ba? Tulungan nyo nga ako. Ano ba yung tawag sa sales lady sa lalaki? Ayan. Sige, comment nyo yan. Ano yung tawag? O again, dahil alam mo na yung sales department, sila yung sinanay para mag-create ng sales from the term sales department. Salesman, kumbaga. O ngayon, ang marketing department, ito yung sila yung nasa
nakasarap sa computer, sila ay nag-e-edit ng layout, sila ay nag-iisip, okay, utak, okay, utak ang pinapagana dito. Ano yung ilalagay natin sa mga poster, ano ilalagay natin sa mga brochure, ano ilalagay natin sa mga social media, sa mga banner, sa mga billboards, yan. Ano ilalagay natin diyan? Para, okay, anong goal ng marketing? Para magbigay ng curiosity, para magbigay ng awareness, para magbigay ng updates na, uy, guys, mga Pilipino, mga foreigner, di ba? Nandito sa Pilipinas, this coming, di ba? Mga ganun. Meron kami 70% off, 50% off, punta kayo. Okay, sila yung nag-iisip para pumunta yung tao. Ngayon, pag pumunta na, ang bahala doon is yung sales department na. O, nakukuha niyo siya, nakukuha. O ngayon, dahil alam niyo na ibig sabihin ng marketing, gagamitin natin ang Facebook for marketing. Ibig sabihin, tayo yung iisip, gagamitin natin yung platform ng Facebook. Paano yung magandang i-post dyan? Ano yung magandang ilagay na content dyan? Para kusang lumapit yung tao sa atin. Kaya siya tinawag na Facebook marketing. Di ba? Gagamitin natin yung Facebook na platform, again, para kusang lumapit yung tao para sa atin. O malinaw ba yon? Maganda bang explanation yon? Simple bang explanation yon? Please guys, let me know kung naintindihan mo na ngayon ang Facebook marketing. Mag-comment ka dyan kung naintindihan mo. Okay ba? Maayos ba yung pagka-explain ko all about Facebook marketing? At kung hindi naman, okay lang din na i-comment mo na, Coach, hindi ko naintindihan. Mali po yung sinabi nyo. Malabo po yung sinabi nyo. Let me know. Okay lang. Tumatanggap ako ng negative comment dyan. Bakit? Ako po ay tumatanggap ng pagkakamali. Tumatanggap po ako ng tips, mga suggestion to improve. Diba? Matutuwa ako pag magko-comment kayo dyan. Kasi para sa akin yun eh. Diba? Para mas makatulong pa po ako sa inyo. Kaya okay lang, kahit may negative feedback dyan, mas gusto ko po yun. Kasi pag wala akong nakikitang negative or maling comment dyan, minsan kinakabahan ako kasi baka hindi ako mag-improve. Diba? At gustong-gusto ko, nag-i-improve ako. Kaya tulungan nyo rin ako guys kung meron po na mali or hindi clear sa sinabi ko. Okay? Oh. Ngayon, bakit ko ba sineryoso itong pag-online marketing? Bakit ba pinosisyon ko yung sarili ko dyan? Coach, kailan ka ba pumosisyon dyan? Actually, 2015, di ba, na naririnig-rinig ko yan. 2016, doon ko na si sineryoso. Hanggang sa nagtuloy-tuloy. O 2016, ngayon, 2021, edi 5 years na. Di ba? So sa 5 years ko na pag Facebook marketing, ang reason niyan, balik tayo sa pinakauna. Kaya nga, ito yung sinasabi ko. Makikita mo yung future mo, makikita yung mangyayari sa'yo kapag naiintindihan mo yung sinasabi mo or yung pinasok mo. Okay? O, teka lang ha, tanggalin ko muna siguro yung logo ng Usapang Customize. Okay, guys, nga pala, mayroon akong konting favor. Usapang Customize, yan po yung aming family business. Dito po sa Bataan, isang digital printing. Nagko-customize po kami ng mga t-shirt, mga mugs, mga souvenirs, lahat ng pwedeng customize. Mga sasakyan, sticker ng sasakyan, kotse, lahat. So, kung pwede lang, kung may extra time lang kayo, pa-support lang, pwede pong pa-like, pa-follow yung aming page ng Usapang Customize, pwede rin kayo order to support my family business. Okay, tanggalin ko muna yung logo siguro. Nasaan ba ang logo nito? Yan! Okay, taslitan mo ko muna yung sarili ko. Yun! Di ba? Para nababasa nyo. O, ngayon, ito po yung pinakita ko sa inyo na yan, nasa screen ko ngayon. Yan yung exactly na poster na ginamit po ng mentor ko sa online way back 2016. Sabi, si Bill Gates daw ay hindi nagbibiro. Diba? Nung sinabi niya na if your business is not on the internet,
then your business will be out of business. Kaya sabi ko, kung itong taon to, yan si Bill Gates, itong taon to nagsabi, maniniwala ako. Bakit? Si Bill Gates, siya yung dating numero uno ng pinakamayaman at successful na tao sa buong mundo. Tama? That time. E ngayon, time, marami na ako natin ng mga trainings, na marami na natin ng mga workshop. Lagi sinasabi ng mga trainer na kung gusto mong maging successful, maniwala ka sa mga taong successful. Diba? So, ang nangyari, ginawa ko, naniwala ako. Oh, 2016 yun. Ngayon, 2021. At yung in-invest ko na time, in-invest ko na kapital to learn, in-invest ko para sa sarili ko, masasabi ko pong sulit, sobra pa. Diba? Kaya nga, importante na inaaral mo agad yung pinasok mo. Kasi for example, ako, hindi ko alam, hindi ko naintindihan yung online-online, Facebook-Facebook, marketing, ganyan. Baka tumigil ako ng 2018. Baka 1 year pa lang tumigil na ako. Pero dahil naintindihan ko, nagtuloy-tuloy ako. At yun yung goal ko. Kaya ako pinapaintindi sa inyo mabuti ano ba ang Facebook marketing. Malinaw ba? Malinaw? Sige nga, comment mo nga dyan. Malinaw, coach. Malinaw ang future natin. Di ba? Eh, coach, bakit ba Facebook? Okay, bakit ba Facebook ang gagamitin? Hindi ba pwedeng Instagram? Hindi ba pwedeng Twitter? Hindi ba pwedeng YouTube? Hindi ba pwedeng TikTok? Di ba? Hindi ba pwede yung mga ganyang social media? Sa totoo lang po, pwede lahat yan. Hindi ko sinasabing hindi. Okay? Pwede po lahat yan. Pero ako kasi, naniniwala ako sa tinatawag na focus. And focus. Mag-focus ka sa isang bagay para maging matagumpay ka. Yung naisip nyo na yan is naisip ko na rin dati na kung saan yung mga platform na yan, pinasok ko rin yan. Lahat yan pinasok ko. Alam nyo kung bakit ko pinasok? Dahil gusto ko lahat ng platform magamit ko. Diba? O ngayon, dahil nagamit ko sila lahat, ang nangyari sa akin, nawala po ako sa focus. Okay? Nawala ako sa focus. Dahil ang nangyari, nahati yung time ko, nahati yung aking commitment, di ba? O ngayon, tsaka ito patandaan nyo. Kung bakit mo kailangan is mamili lang ng isang platform? Dahil, okay? Dahil, kapag hindi ka nag-focus sa isang platform, mas babagal ka. Alam mo ba na lahat ng platform na yan, mga social media platform na yan, is iba-iba po. Okay? Iba-iba po ang alin, ang mga policy nila. Okay? Dahil iba-iba ang policy nila, tumatagal ka. Tumatagal ka saan? Sa pag-aaral, tumatagal ka sa learnings, di ba? Tumatagal. Kaya tumatagal din yung result. Kaya ako, kung tatanungin niyo ako, ano ba yung dapat kong seryosohin? Eh, tumagal ka na lang at seryosohin mo na lang yung Facebook. Dahil, nandyan lahat ngayon ng tao. Diba? Again, pwede mong explore, pwede mong gamitin ibang platform pa rin. Pero again, ako, ginagawa ko, Facebook na lang ako nagseryoso. O, dahil, pagkagising natin lahat, diba? Tayo, pagkagising natin, anong ginagawa natin? Pagkagising natin, social media network agad ang tinitingnan natin, at according sa survey, pinaka top 1 na binubuksan ang tao dito sa Pilipinas or mga Pinoy, walang iba kundi Facebook. Kaya importante na yan ang gamitin natin. Kaya nga Facebook marketing. Okay? O bakit nga ba? Bakit nga ba kailangan seryosohin ng Facebook marketing? Dahil ang user ng Pilipino sa Pilipinas pa lang 73 million. At for the record, ito po ay January 2020. Last year, di ba? At 2021 na ngayon. So what more ngayon? Ano pa? Ano yung user kaya ngayon, di ba? So mas marami na. Oh, advantage. Dito ako magtatapos. Advantage, ito. Gusto ko kayo sumagot.
ano yung advantage ng pag-Facebook marketing? Dahil naintindihan nyo na yan, ano yung magiging, okay? Ano yung magiging advantage para sa inyo kapag sineryoso mo na ito? Okay, sige nga, comment mo nga, ano yung magiging advantage mo pag sineryoso mo itong Facebook marketing? I-comment mo dyan sa baba. Okay, so I'm done with this vlog. I hope na napaintindi ko at I hope na naintindihan mo talaga ano ba ang ibig sabihin ng Facebook marketing para lumipad ka. Para lumayo yung iyong mararating sa journey mo dito sa ating community. By the way, kung hindi ka pa nakasali sa ating community, pwede mong i-search yung CRS Facebook Entrepreneur. Ayan, search mo yan sa Facebook. Tapos sumali ka dyan, mag-join ka. Kasi nandyan lahat ng mga taong gustong kumita gamit ng Facebook, mga seryosong tao. Diyan kami nag-uusap-usap, diyan kami nagpapalitan ng mga ideas. At kung gusto mong suportahan itong community, punta ka lang dyan. At yung exclusive group na yan, it's for free lang naman. Di ba? Kaya search CRS Facebook Entrepreneur at sumali ka sa loob ng community namin. And don't forget to subscribe on my YouTube channel. Click mo lang yan, plus yung ring bell button. At syempre, pag nagustuhan mo itong topic natin all about Facebook marketing, i-click mo yung like. Di ba? I-click mo yung like button and then i-share mo ito sa mga kaibigan mo, mga business partners mo. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit mo kailangan i-share? Kasi ako, naniniwala ako, pag blessed ako ni Lord, ibabalik ko yung blessing, hindi kay Lord. Ang yung blessing, i-share ko po sa ibang tao. O dahil yung blessing from me, binigay ko sa iyo, yung learnings, idea, knowledge, i-share mo rin sa iba. So i-mention mo, itag mo dyan, i-comment, itag mo sa comment box yung iyong mga business partners at i-share mo rin to sa kanila para lahat tayo is tuloy-tuloy ang pagkita gamit ang Facebook. Again, this is Rian Saldana, your online coach. Maraming maraming salamat po sa support po ninyong lahat. Okay, ngayon pa lang, nagpapasalamat na po ako dahil ako po ang isa sa pinagkatiwalaan nyo para mag-guide sa inyo na kumita ng tama gamit ang Facebook. So magkita-kita tayo sa mga susunod pang video. God bless everyone!